Lagi mo ako pinagbibintangan. Matagal lang na kilalahayop ka. At alam kong gagawin mo lahat para hindi matuloy ang kasalanan ka. Hinayang lang ako. Kasi wala ako sa tabi mo nung lumalaki ka. Buong buo na ang pamilya natin, Daniel. At ngayon, ikaw naman ang mag-uumpisa ng sarili mong pamilya. Sabihin mo sa mga tauhan natin, unahin nila si Daniel. Klaro? Daming polis, boss. Paano tayo makakapasok yan? Kaya, boss. Talo nga tayo dito. Sige, sibat na. Please, dito. Ano, ready ka na? Tinatawag tayo ng wedding planner, magsisimula na tayo. Pero Papa, hindi pa po tayo pwede magsimula. Wala pa po si Lola. Daniel! Uy, Daniel, oh, yan na. Na ako. Wala. Ay, salamat pa ng henya. Pasensya na kayo, ha? Kasi mayroon pa ako inasikaso, eh. Sandali lang. Daniel, may sorpresa ako sa'yo. Ma? Tita, paano ka nanakalabas ang mama? Marco, nagbakasakali kami ng abogado ni Margaret. Humingi kami ng special permit para maka-attend siya ngayon. Talaga? Oo, binigyan naman siya. Salamat na lang. Minor doll kasi yung kaso ko, kaya may kasama kong guard. Daniel. Ma. Daniel. Lola. Buti po nakapunta kayo sa kasal ko. At least ngayon po matutupad na ang pangarap ko na magkasama-sama tayo sa araw ng kasal ko. Hey boss, ang gagawin natin? Di man natin tuloy yung plano. Pumalik na muna kayo sa hideout. Teka, hindi ako basta-basta ang susuko. David, baybayin mo yung paligid ng simbahan. Maghanap tayo ng butas, papasok. Butas? Yun na ba plano mo? Baka gusto mo maghukay na rin ang tala sa ilalim ng simbahan. Pwede rin! Oh, dala mo ba yung pala natin? Ha? Napas mo yung pala natin? Hukay tayo, maghukay tayo! Siguro ang dami ng tornilyo na wala sa utak mo. Hindi na rin ako mabibigla kung bigla na lang itong nahulog sa lupa. Alam mo, dyan na nga kayo. Saan ka pupunta? Ayoko kasi makita magkasama tayo. Isa pa, wanted ka. Ako hindi. Makakapasok ako ng simbahan. Diyan na nga kayo. Sige, David. Ikuti mo simbahan. Para makakita tayong daan papasok. Ay, sir. Sandali lang po, sir. O, sige. Makakapasok ka na. Sir, hindi ko siya pwedeng pumasok. Bakit? Sino ka ba? Akong associate ng abogado ni Miss Caterina Alcantara. At may temporary protection order laban sa'yo, Tomas Alcantara. Pasensya na, sir. Kailangan niyong umalis. Teka, eh, kapatid ko yung ikakasal eh. Pasensya na ho.
apo ko, hindi man kita nakitang lumaki. Natutuwa ako na nakasama ko sa pinaka-importanteng araw sa buhay mo. Matutupad na ang iyong mga pangarap. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, mga paghihirap na ako ang dahilan. Hindi mo tinalikuran ang hamon ng buhay. Hindi ka sumuko. At hindi mo sinukuan ang iyong pag-ibig. Hindi ka nawala ng pananalig at tiwala sa Diyos. Kaya ka pinagpala ng isang yamang walang katumbas, ang pinakamamahal mong Katerina. Mula pagkabata pa lang, nakita ko nang magkarugtong na ang buhay ninyong dalawa. Mula sa pagiging matalik na kaibigan, umusbong ang pagmamahal ninyo at naging isang pag-ibig na hindi kayang pantayan. Pag-ibig na hinding-hindi mamamatay. Tandang-tanda ko pang sinayon sa akin doon, Daniel, na ang tunay na pag-ibig ay hindi pwedeng takasan o talikuran dahil nakatatak ito sa puso natin. Totoo ito sa amin ni Emily at totoo para sa inyo ni Katrina. Minsan, hindi na wala ang pag-ibig niyong dalawa. Dahil ang tinakda ay tinakda, kahit ano pang nangyari, kahit ano pang balakid ang dumating sa buhay niyo, mahahanap niyo pa din ang isa't isa. At tulad ng singsing na binigay mo kay Katerina, ang pag-ibig niyo ay walang katapusan. Mula dito sa lupa hanggang sa langit. William, sana nakikita mo kami dito. Ikakasal ng anak natin kay Daniel. Nasisiguro ko na sang-ayon ka sa pagsasamang ito. Sana nakikita mo si Katerina ngayon. Ipagmamalaki mo siya dahil napakalakas niya. Napakatatag. At dahil yun sa'yo, dahil sa gabay at pag-aalaga na binigay mo habang lumalaki siya, ngayon at papasok na si Katerina sa bagong yugto ng buhay niya, ako naman ang gagabay sa kanya. Aalagaan ko siya para sa'yo, William. I have loved you for so long, Daniel. And I wish as I'm walking down this aisle that I'm walking towards you as your bride. But it's not meant to be. How lucky Katerina is to have someone like you, Daniel. And how sad for me to have lost you. Pero dahil mahal kita, natutuwa na akong nakikita kong masaya, Daniel. It's your turn to be happy. Thank you.
Pagsilip ng bituin sa iyong mga mata, ang sarap nitong pag-ibig, sana ay di na magigiba. Ang pangarap ko ay iyong binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay, at ang tinig mo para musika, nagpapalikaya sa munting nagpapala. Ang saya nitong pag-ibig, lalo na noong sinabi mo, dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo, dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Pwede ba kitang tawagin Onat? Kung gusto mo. Tawagin mo din ako Nina, ya. Sige po! Ding malamig ang himig mo, hanap pang yakap mo, haplos ang iyong puso, parang walang ligtas kundi ang lumuha. Ang hatidin nitong pag-ibig, masa pa sa sinabi mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo, dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiigak ang puso ko. Ala-ala pa ang sinabi mo, nadarama pa ang pag-ibig mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako. Nakikita mo lahat ng lupay na yan? Diyan natin itatayo yung palasyo natin. Hintay mo bubuhay nang wala hanging, Daniel. At kung ikaw ang hangin, alam mong di ako mabubuhay kung wala ka. Ito'y pinangako mo.
dadalhin kita sa aking palasyo. Ayun, pwede na tayo dun. Pasok tayo dun. Talaga, boss eh. Tama nga sabi ni Boss Tomas. Bumalik natin sa hideout. Walang mangyari sa atin dito eh. Sadyang siya lang ang iyong mahal. Asahan mong ako'y di hadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay. Katerina Alcantara, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Daniel Guidotti na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Padre. Daniel Guidotti, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Katerina Alcantara na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Padre. Sa halip ng tradisyonal na panata, ninais ni Daniel at Katerina na ideklara ang kanilang pag-ibig sa isa't isa sa kanilang sariling salita. Katerina? Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nakakatuwa namang isipin. Baka nga sa inyo nga napunta ang sing-sing na yun.
Kayo na talaga ang dugugtong sa love story namin ni Marco. Ako si Caterina Alcantara. Pinatanggap ka, Daniel Guidotti, bilang katuwang ko sa buhay. Susuportahan kita sa bawat pagsubok ng buhay. Iingatan ka sa hirap o sa ginhawa. At mamahalin kita sa bawat sandali ng buhay ko hanggang sa kamatayan. Ako, si Daniel Guidotti, sa harapan ng mga kaibigan natin, ng mga magulang natin, at ng Diyos, tinatanggap kita, Caterina Alcantara, pagiging kaibigan mo ko, katuwang, irog at asawa, at pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Higit pa sa paglubog ng araw, pinapangako ko sa iyo na makakasama mo ako sa lahat ng hamon ng buhay, sa luha man at kaligayahan. Lagi mong una sa tabi. Mula nung bata pa tayo, ibinigay ko na sa iyo ang puso ko, ang pag-ibig ko, at ang pagkatao ko. Ano man ang mangyari, ano man pamayin binali natin, kahit anumang unos ang dumating sa buhay natin, at kahit ilang kandila pa ang mamatay, pinapangako ko sa iyo na magkasama tayong haharapin ang hamon ng buhay at magbibigay liwanag sa isa't isa. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Caterina, mahal kita mula noon hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mahal na mahal kita, Caterina. I now pronounce you husband and wife. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. and Mrs. Daniel Guidotti. Daniel, you may now kiss your bride. Thank you.
ang iyong mahal. Asahan mong ako. Mahal kita at gagawin ko lahat para sa'yo. Papatay ka ba para sa akin? Kung yun ang gugustuhin mo, oo. Kailan balak pumunta ng US, sina Daniel? Day after tomorrow lang. Paano na si Nathan? Hindi ba niya dapat malaman ang tungkol dito? Paano matanggap na ni Nathan ito ng buong buo?